now we will sort these things for laundry by its color. So I already started sorting the white ones. So dito na. I will decide kung i-hand wash or washing machine ang gagamitin. Especially sa mga ganitong klaseng gamit ni little one. Kasi medyo delicate and maliliit. Socks, cup, then mga undies, and yung mga gamit ko din. So ngayon, let's sort it. I'm also checking kung may mga naka-usli or mga threads na kailangan gupitin para hindi agad masira. So, katulad dito, may carton pa sa loob, so alisin natin. Just to make sure na hindi masisira yung gamit ng bata. Ipitin ko yan dahil hindi ko napaligtad kanina. So, may binili naman din ako ng laundry bags, na small bags, just to make sure na maprotektahan yung gamit ni baby. Yung mga mittens na to, dahil may color, iba natin ang group para hindi masira. Yung iba, wash coat. Yung iba, hot or warm. Just to make sure din na hindi masira yung damit. Ibota natin ulit. Yun po na lang muna natin. Lahat naman to pink, so kasama niya yung mga lahat ng pink. So hindi ko na ilalabas. Balik tayo dito. Tulad nito, hindi ko pa naalis yung tag and label. So napitin ko. Ngayon to, dahan-dahan lang din, baka magupit natin yung mismong item. Sira. So sponge it in warm water and in mild soap solution. Let air dry. So, ibang way ang paglaba nito. So, hindi pwedeng i-washing. So, mga bib, hindi din alis sa carton. Sa label. So, alisin natin ulit yung matulis na to. Kasi makakasira to na tela. Liit. So, wash cold din to. Machine wash cold pwede. Washing machine. So, ito meron. Plastic. So, isa-sort ko muna to lahat. Ibabalik na rin to din. And then we'll proceed to laundry. So hopefully by tomorrow I can do laundry of all these items para ma-prepare na namin din yung mga gagamitin or dadalhin sa hospital. And dito naman sa bahay maayos na namin yung crib and other stuff, big stuff na kailangan din. So na-sort na lahat by color yung mga damit na kailangan i-laundry. So for pink, naka-separate ng warm and cold wash. So itong mga to ay warm. Warm wash to. And then this one, cold wash. So just to make sure hindi masira yung mga damit or gamit.
yung pillow, yung breastfeeding pillow, inalisan ko muna ng pillowcase kasi kailangan ding labhan. Ito na yung itsura niya. So, nandoon. Yung gray, green and yung yellow. Pampal. Then, yung white, ang dami na nito sa gilid. So, isusort ko din yan ng warm wash and then cold wash. Hi, everyone! Ngayon, mag-laundry na tayo. After kong isort yung bicolor, sinort ko din bicolor and by warm or cold wash by a machine. So may mga iba din na hand wash ko, like small items, socks, mittens, pads or cups, para hindi rin masira. Kasi may possibility na masira yun, lalo na kapag na ma-machine wash. So ito na yung mga na-sort ko. So like this one. All pink and then warm machine wash. Let's start. But before we start, andito na rin yung mga gagamitin ko for washing itong laundry bags na maliliit na white. So, I think it's enough na kasi nakaseparate naman yung colors and by warm or cold machine wash. Then I have the laundry soap here for baby. Let's start the laundry. Now we'll check how the machine wash cold or warm works from this control panel. So, why we are sorting the colors first is because to avoid any discoloration from the other, like if white is mixed with colored items, basically. And then for warm and wash, warm or cold, just to make sure the type of textile or the type of cloth is appropriate with how it's going to be washed. Kasi baka masira. So let's see. First, how did I check if it's a warm or cold machine wash? So I checked this label. Go through this. So first, I saw this, do not dry, clean. So turn this over to the next, and we will see here in English, warm machine wash on permanent press cycle, do not bleach, so do not dry clean. Here this sign says 40, and start now by choosing cotton 40, this one. So, ang setting is daily 60. 60 means 1 hour. Pero, change ko yung temperature into 40 degrees. Kasi yung ibang settings dito is naka-fix. And it's more than 1 hour. It's like 2 hours and 40 minutes. So, medyo matagal na yun. Hindi naman madudumi itong mga items na itong mga bago. We'll start with the kilt and the blanket. We'll close it and then put this laundry detergent here. Then let's start. So this is 22 minutes already. After 1 hour and 5 minutes, it's done. Well, sampay na. So, ito na lahat yung nalabhan for our baby's things. And tonight, we will do
ironing. Si Daddy ang mag-plansya. Kasi medyo masama pa rin yung pakiramdam ko. And nag-volunteer naman siya. Si Daddy, hindi ko alam kung masaya ba siya or malungkot. So Daddy is now starting ironing the things of her baby. Medyo careful siya kasi nakatapos na si Daddy ng mga pinalansya na iba. So ngayon yung role ko naman is to sort everything like by damit pa, by towel, by receiving blanket, and so on. Ito na rin yung iba na natapos. So para maka-start na rin ako sa hospital bag namin ni Jandy and ni Daddy.